Ayan. So ayan mga idol, natanggal ko na yung U-box. Access na natin tong dito sa taas no ng makina. So try nating i-tune dito sa air screw no, kung magbabago siya no. So start muna natin. Ayan. Nilabas ko muna itong motor kasi maingay. Wala siyang ano, pagka ibigyan mo siya, parang delay siya. Yan o. Ito namumutok siya. Try natin sarado. Dalawa. Ito. Apat. So patay. Balik natin. Start ulit natin. May battery indicator. Ayan. Ang tanggal na ito. So ayan, patay. Nasa drain. Drain siya. So, i-check muna natin guys kung ano talaga yung problema nito, kung sa spark plug ba o dito sa ano, injector. So, isa rin pala sa nagiging main cause, yan yung malagitik na yan, malamang yung kanyang valve clearance o tappet clearance ay ano, hindi na tama dun sa kanyang ano, kanyang required na ano, valve clearance. So dito, wala dito. Nandun sa U-box kanyang valve clearance no. Tingnan natin. So ayan, nandito. So check din natin valve clearance niya mga sir no, yung valve adjustment niya no. So sa intake ay 0.10 millimeter, sa exhaust ay 0.24. Ayan, pagka sa cold no. So i-check din natin 'yan. Then mayroon din spark plug gap no, 0.8 to 0.09 millimeter. So check muna natin 'yung mga 'yan no. Baka sakaling mawala itong ano, itong kanyang lagitik no. Check muna. Tsaka 'yung sinok-sinok niya. Naniniinok siya eh, no. Sinisinok siya mga idol. So mainit na. Mainit na 'yung kanyang radiator. So mainit na 'yung ano, yung makina. So isa rin na gawa na sinok-sinok na yan, pagka yung gasolina ay ano na, expire na o matagal na, kumbaga sabihin nila ay panis na. So yan, so mandar naman siya na, ano na nga lang, sinisinok nga lang siya. Yan, yan ang maaari natin gagawin. Throttle body, check natin cleaning throttle body. Check natin injector kung okay yung buga ng injector. Pero hindi naman under yan kung hindi magandang buga ng injector. Yung valve clearance, tsaka yung tensioner. So yan, yan muna. Diyan muna tayo magpo-focus. So langit, okay naman yung langit, tsaka yung radiator nya. Okay pa yan. Yun lang yung sinok-sinok nya na yan. Yan. Maandar sya kaso sinisinok. Parang namamatay-matay siya. So yan. Ang ating gagawin ngayon, hanapin natin yung trouble nya. Yan guys, click 150 tsaka click 125 FI. Magche-check tayo ng gearings no, kung ano ba yung tunog ng normal gear. Ito yung bagong 125 natin ano, ito ang tunog nyan guys. Pag inikot nyo ang gulong, yan, smooth na smooth. Yan. Pag may problema kayo sa gearings no, pagka maingay, nasipol at saka yung parang naglalagari. Ayan. Ayan. Ganyan tunog niyan pagka walang issue no. Ayan. Ayan. So ganyan ang tunog kapag walang issue.
Tapos aalugin niyo yung shaft, no? Secondary yata ito, yung isa primary. So aalugin niyo, wala siyang alog, no? Walang play. Hilain niyo, wala. Tapos taas baba, wala. So pupunta tayo sa may issue. Yan. Itong isa 150. Pares din naman yan, mga idol, no? Ito yung may issue. So pagka inikot natin yung gulong, maririnig nyo na kagad. Ayan, parang may naglalagari. So padaanin muna natin mga sasakyan para marinig nyo ng maayos. So ito, tutunog nyan, guys, oh. Ang problema nyan, bearing, no? Ayan, balik natin. Krik 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 krik, gumaganon, no? Nakakairita. Tapos pagka hinawakan nyo, guys, yan, oh, pag inalog nyo, natunog siya. Yan. So yan ang tunog nya, guys, pag may issue yung inyong gearings. Click 150 saka click 125, no? Yan. Nandito kasi ako ngayon sa labas sa kalsada, kaya maingay yung ano, tumadaan. So ayan po, dito yung malalaman kung okay or sira na ang inyong gearings, no? Huwag nyo rin kalimutan palaging mag check ng oil level ng inyong gear oil, no? Ayan, ingay nya. Nagtry kasi ako ng iba't ibang torque drive. Ayan, kung saan talaga yung may issue, kung sa torque drive ba or sa gearings, no? So find out natin na yan ang may issue. Yan, pagka nilagay mo kasi ang torque drive nya, kailangan ito, hindi tumutunog ito. Pag inikot mo ito, hindi siya tutunog. Yan, kung may issue ang bearing ng torque drive, ayan, tutunog yan. So yun lang, iingay din yan, eh. Yan, and another issue, mga sir, ng ating Honda Click. Minsan may mga may naiiwan na check engine yan sa panel. So another issue rin yan. Then another issue is yung ganito. Yan. So battery check, no? Meron siyang battery indicator na lumalabas. Yan. Kahit yung battery ay 14.3 volts, yan ibig sabihin ay charging system lang yan, no? Talagang battery niyan ay, ang battery strength niyan, yan, on alit natin, lalabas na yan, yung yan. So 12.5. Mahina na yung cell nung bawat ano, division ng battery. So kaya siya may lumalabas na battery check. Yan. So pag pinandar na natin, tataas na siya, gawa nung magche-charge ulit siya. Pero weak na yung battery. Anytime pwede siyang hindi na niya, anytime pwedeng hindi niya kayang i-start yung ating motor. Yan. Start. So pagka nakano na yan, kunyari yan, kagaya niya, nawala na siya dahil nakapagkarga na siya ng konti. So nawala na yung battery check niya. Pero pagka ulit, pagka ano niya ulit, lalabas ulit yan. Pagka lalo't may mga ano kayo, may mga accessories kayo, may mga ganyan, mga horns yan. So yun lang. Lumalabas yan after 2 years na yung unit. 2 to 3 years na yung unit. Or 1 and a half. Depende sa gamit. Depende sa takbo. Tsaka depende sa accessories na ginagamit nyo, no? Depende sa mga pinagkakabit nyo sa inyong motor. Ngayon, loud horn, malakas din kumain sa baterya. Tsaka yung mga MDL. Yan. Mga nilalagay yung ilaw-ilaw. So, ganun. So yun lang. Yun lang din yung iba pang may share natin about sa issue ng Click 150 or
125 version 2 na game changer. Oh, ayan.